我はミッショナリNiño. And we are the Rose here. Anything new to tackle, Niño? Well, it's good to see you still among within this vlog, Ming. Welcome back. Pero, bago tayo magbigay ng shoutout sa lahat, bago tayo pala magbigay ng mga episodes o mga, para sa mga vlog natin, may mga inidatala tayo mga shoutouts. So, sit back and relax and enjoy. Antayin natin na susunod na episodes, then God bless. Ayan. Ayan. Welcome back, guys. Tapos na natin bigyan ng shoutouts kasi sa ngayon wala muna tayong ano, dahil wala pa ako sa mag-introduction dahil medyo busy pa tayo. At kaya pala malungkot to dahil malaman-laman ko may na-demonetize yung video namin dahil sa ano, katuntuan ng babae na to. Di ba, maming ka? Oh. Ba, very good. Ba, namiyak dyan, Ming. Mamaya, itrig na lang kita. Kasi baka magtamba ka sa sobrang pinagalita kita nung ano. Nasa... Ay. Yan mo na. Start na lang tayo ng vlog natin. So, on the 22nd episode of Niño's Revenge Remake, entitled Pride and Prejudice. Okay, ang author ng isang libro na to, the author of this book, herpon, known as Jane Austen. Siya may akda nito libro na to. May mga 15 quotes dito. So, seryoso usapan to. I-erekta na natin ng mga, ano, mga quotes. Tapos, ito naman yung verso sa akin. So, let's start. Number one. I declare after all there is no enjoyment life reading. How much sooner one tires of anything than of a book. When I have a house of my own, I shall be miserable if I have not an excellent library. O, ito yung sa akin. When I look back on my life, I see pain, mistakes, and heartache. Okay. When I look in the mirror, I see strength, learn lessons, and pride in myself. Pride. Pride in myself. Parang ano ah. Para by the book ang pag-aaralan mo. Charge, sabihin na lang natin yung mga nangyari sa buhay ko. Charge to experience. Blah, blah, blah. Okay. Next. A lady's imagination is very rapid. It jumps from admiration to love to matrimony in a moment. Okay. Cut all the strings which those who make you feel yourself that you don't deserve. Tama nga naman. Okay. I don't deserve this planet kung gayon mangyayari. Magpapatalo ako sa mga ungas na yun.
Okay, number 3. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in a want of a wife. Aba, very good. Alam mo, kaya nga ako nagtatrabaho, kaya ako may pangarap sa buhay ko Para lang mapagandaan ko ang susunod na future na mangyayari sa buhay ko. Makapag-silent, makapag-visit sa City Hall, na which means yung bread and butter, yung mga sidelines. Kailangan ko talaga gawin yon para makapag-ipon, para may future yun sa O. So, saan yung magkapamilya man ako. Nawa. So, eto. Kaya lang, eto nangyari sa akin. The sun, the moon, and the stars would have disappeared long ago. Had they happened to be in the reach of a predatory human hands. In other words, yung mga saim na tao sa mundo na ika nga, tama nga yung sinabi sa Bible Ang mga meron na nga at mga mayayaman nga, bibigyan pa at lalo pa magkakaroon. Samantalang itong mga mahihirap na tao, including me, kahit na yung meron sa akin, kukunin pa. Aba, abuso na yan, pre. Yung mga ganyan attitude, ang cute mong unggoy ka. Pero baka nung ugali yan? Sa panahon ngayon, kailangan matuto tayo pumareha sa trabaho. Tapos, okay. Number 4, there are few people whom I really love. And I still still fewer of whom I think well. The more I see of the world and more I dissatisfied with it, and every day confirms my beliefs of the inconsistency of all human characters and of the little dependence that can be placed on the appearance of merit of sense. Yun yan, diba? Diba aling nga wag ako matakot na mawala ng kaibigan. Kasi may iba dyan, di kayo iiwan Ni ultimo mga tao nga na naikinig Yesu Cristo, isa-isang dahil nagkaroon ng division sa nila Ano natin nalalan, yung dalawang disipulo niya So ito. Pero sa akin, I love people see me and that I'm invisible to someone else. Wala talaga Next. Number 5, I cannot fix on the hour or the spot or the look of the words without laid the foundation. It is too long ago. I was in the middle before I knew that I had begun. Tama nga, nasa aligilit, kalagitnaan ako, paano, ba't ko nalaman na nagsisimula pa na ako? Talaga, ito sa akin. My words will either attract a strong mind or offend a weak one. Depende lang sa iyo yan kung yung sinasabi nyo lahat ng mga ancient words of wisdom ko na mi-misinterpret. Oy, for your information guys, akala nyo yung mga sense of humor pa lang, yung sense of humor nyo na yun, kangasin nyo, common sense ko pa lang, ha? Diba? Agreed? Good. Number 6. Angry people are not always wise. Tama nga naman Yan na nasa episode ko na it's okay to be angry. Pero iba yung sa akin To act, not just to react. O eto yung kahulugan. Isa lang paalala ko saan. Paalala ko sa'yo. Do not worry about the haters. They are just angry because the truth that you speak contradicts the lie they live. In other words, when the real reality and the stone cold truth slaps you out live in concrete. Masakit man naminin, pero wala. Giyatay ka. Number 7. Mukhang seryoso, pero
Mukha lang ako natatawa pero naiinis din ako eh. Pero, kaya mo na. Number 7. Vanity and pride are the different things through the words and often used synonymously. A person may be proud without being vain. Pride relates more to our opinion of ourselves. Vanity to what we would have others think of us. Diba? Vanity and pride talaga yung tinatawag natin yung pride ni ego na yun. Dapat na yun, mama-minimize yun. Hindi mamawawala. Alam, mabawasan din sa pagkatao mo. Hindi naman mawawala siguro. O babawasan mo yung pride mo eh, diba? Kumain ka na lang siguro na fried chicken, fried spaghetti, fried tilapia, etc., etc. Okay. Ito yung sarin. You better tell my mistakes to me, not to others, because my mistakes are to be corrected by me, not the others. Kung may problema ka sa pagkaamali ko, so why don't you just stand up and say it to my face? Mukhang masakit man aminin, pero when the truth slaps you in concrete. There is a stubbornness about me that never can bear to be frightened at the will of others. My courage always rises at every attempt to intimidate me. Totoo yan. Pakita mga picture, Ming. Salamat. Yan. Bigyan natin ng caption ng picture na yan. Alam mo anong caption sa picture na yan? Okay. It really is me against the world. Ayan. Sana caption na makikita mo. Me and my dreams against everyone who stood up against me, who stand in my way. Kaya ang kasabihan ko, bibitawan ko na sa inyo talaga. To stand in my way is to feed your soul into the jaws of death. You are too weak for not solely relying upon your fists. In other words, to challenge me is to respect chaos and to respect death. Yan. Number 9. What are men to rocks and mountains? Ano bang mga lalaking mga baraong katulad namin sa mga bato at mga bundok? Ayan. Sabi na lang natin, sige, erekta na lang natin. Talent is a gift. Character is a choice. Ayan yung mga talent mo. Anin mo yan, marami kang talent pero yung character mo, wala. Kaya sabi ko nga nung naaran eh, what is beauty if you are not a brainy? Nakakatawa yun. Pangalawa, ang mga walang kwentang teknik, lalong masakit pa nagkamali. Matalino ka sa lahat, pero sa attitude na ang bobo. Gaya lalang ang sinasabi ni Attorney Larry Gadon, tatakbo sila doon. Okay. Alo to ng salita niya. Okay. Number 10. I could easily forgive his pride if he had not petrified mine. Isa lang yung ibig sabihin niya, mapapalampas ko lahat ng mga bagay na atraso na ginawa mo sa akin, pero yung gagawin ginawa mong masama, yan ang hindi ko maaating magawin yan. So ito, sasabihin natin mga tao na gumagawa ng hindi maganda, humingi na sorry. Sir Niño, sorry. Hoy, sa bagay, apology accepted, but I will see to it that you're out, demons. No returns accepted. Apology accepted, but
your access to my trust is out of the question. Okay. 11. I must learn to be content with being happier than I deserve. Okay. Kaya lang, binago ko yan eh. Sa 11 niya, medyo dinibang ko yan eh. Ito yung sa akin. We cannot belong what we need by remaining what we are. Yan ang sinasabi ko. Hindi sa lahat ng panahon, nasa comfort zone ka, kailangan kumilos ka rin para maging maayos ang buhay mo. Ano ninyo? Hanggang sigaan na lang ba sa anto? Hanggang basurero ka na lang habang buhay? Gumising ka dahil may pangarap ka pa na dapat mong tuparin bago akunin ni Lord. Okay. Number 12. You are too generous to trifle with me if your feelings are still what they were last month. Tell me at once. My affections and wishes are unchanged, but one word from you will silence me on this subject forever. Ibay natin ang aan. Pakita mo yung picture, Ming. Salamat. Yan, very good. Success hits different when nobody believe in me. O kahit sa mga ano yun, at sino naman dyan, di naniniwala sa mga pangarap ko na yan eh. Sabihin, ay, di ka ba? Gunggong. Kung ganyan ang pag-iisip na ng isang tao, yung mindset na yan, aba, mag-isip-isip ka muna. Kaya lang, sa bagay, huwag mo naman sanang isipin, napakaisipin, dahil lahat ng mga bagay na iniisip mo, wala ka namang isip, isipin mo yun. What? What the fuck? Imbis na naiinisaw, natatawa ko sa mga next. Number 13. I have not the pleasure of understanding you. Ayan, in other words, I don't have an ear to lean on a bubbly idiot like you, diba? Puro kanin when it comes to mga negative words, lahat yung mga hindi maganda sa panlasa, pandinig. Okay, dagdagan natin niya sa akin. Number 13 also. Stop allowing other people to dilute or poison your day with their words or opinions. Stand still in the truth of your beauty and journey through your day. Without the attachment to the validation of others. Diba? Oh, diba? Huwag mo lang hindi sa lahat ng mga advice na ano, susundin mo. Hindi sa lahat ng mga opinions mo. Opinions na iba, kaagatin mo. Susundin mo. Eh kung sinabi ko na tumalo ka sa building, mula 37 floor, pababa, hanggang first floor, tatalong ka? Diba? Hindi, diba? O pag sinabi nung kakain ka ng EBS, kakain ka? Hindi rin, diba? May sarili kang pag-iisip. Diba? Okay, yan na nga sinasabi natin para masyado mga tao ngayon opinionated, na may pagka-rationalian ang dating, nawala sa lugar. Para sabihin ko sa iyo, yung mga ganyang attitude, meron silang tinatawag na Dunning-Kruger effect. Which is nailatala ko lang sa vlog yun, kung anong ibig sabihin nun. Hindi ninyo alam ang hindi ninyo alam. Alright. Number 14. I am the happiest creature in the world. Perhaps other people had said so before, but not one with such justice. I'm a happier even that of my sister. She only smiles so smug around.
I laugh. So why are you looking so smug around on Niño? Still hovering on Niño? Well, I burn priggish bugs like you. Diba? Number 14, ito sa akin. Believe in yourself. You are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine. Diba? Maniwala lang ako sa sarili ko. Mas okay pa at kay Lord, okay pa. Pero yung mga naniniwala ka sa sabi-sabi, I tell you, wala ka sa sariling bait. Damit. Ito, damit oh. Ano? Ito, damit oh. Alam mo, mura yun. Hindi. Damit yun, damit. Okay. Last but not least. To be fond of dancing was a certain step towards falling in love. Okay, parang yung sayaw ng tayo'y magsayawan, subaybay sa tugtog at inuman. Pero pag naglaglas, pag medyo na napasobra sa inom, tayo'y magsapakan, subaybay sa bugbog at tadyakan. Okay, ito yung number 15 na sabi ko sa akin. Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. It is not. So, ibig sabihin, yung mga parang ang labas nito, you are opposing someone who, for those who love you, and you support those who hate you. Now you made it clear na sinasabi mo itong tao na to, lahat ng mga tao hindi na di sa mabuhay katulad ko. Alam mo, dati akong ganyan eh. Sasabihin ko sa'yo, dati akong ganyan, sa totoo lang ha, dati akong ganyan dahil alam mo naman, nalulungkot. Dati, kinainisan ako ng mga tao. Pero nung sumikat ako, kinikinala nila ang lakas ko. Yung talento ko. Wow. Tingin nyo guys. Comment nga kayo dyan sa comment section na YouTube. Sa YouTube. Kung nag-iisa pa rin ba ako. Para mapadama nyo, talagang mahal nyo ang vlogger. Mahal nyo rin ako to. Mahal nyo rin ako. Pero salamat pa rin kung salamat din sa mga sumuporta. Pero kahit na ganun, tuloy pa rin ang happiness sa vlog na to. So yun. So we are already done, and I hope you learn everything from me. Lahat ng mga natutunan sa buhay na pwede i-apply sa trabaho, sa business, sa sideline, at kung ano-ano pa. Huwag lang sa alokohan ha. Chichinilasin ko mukha mo. De joke lang. So we are done this episode. So this is Niño and Miyabi Rose Cruz. Don't forget to like, share and subscribe for the next video on the remake. Okay, thank you. And thank you for watching. So thank you for another episode. So bye-bye. God bless.